Unang araw ng 2023, nating nasumpungan si Nanay Eleanor na pag-alagala sa lansangan. Ngunit ako'y nagulat sa kanya, nagulat ako sa kanyang kabaitan, at nagulat ako sa pangyayaring ito. Sa kalagitnaan ng aking pagbablog, ito ay saksihan ninyo. Habang ako'y nagbablog, nagulat ako. Nag-abot si Nanay ng 5 piso sa bata. Ang bata ay tuwan-tuwa. Halos magpapasalamat kay Nanay. Nakakatuwang pagmasdan dahil itong si Nanay, sa kabila ng kanyang katayuan at kalagayan, ay hindi siya nagdalawang isip na magbigay doon sa bata na lumapit sa kanya. Sana maging inspirasyon sa ating lahat, ating mga kababayan. Ito nga si Nanay, ating nasumpungan, na nakatambay sa isang saradong tindahan, nagpapatila ng ulan. Sabi ko babalikan ko siya, pupuntahan ko siya, ngunit pagbalik ko, siya ay wala na. Wala siya guys, wala. Baka nandun lang yun, balik tayo. Hanapin natin. So, yan nga, hindi natin inabot. Pero subukan para nating hanapin kung nasaan siya. At sa wakas, atin muling nasimpuhan, nasumpungan natin si Ate Eleanor o si Nanay Eleanor na pag-alagala sa lansangan sa kabila ng ating paghahanap at pagsusumikap, at hindi tayo nawala ng pag-asa na muli siyang makita. Habang siya naglalakad, pinagmamasdan ko siya. Hindi ko siya pinapansin, pinababayaan ko lang. Tatawid ako sa kabilang kalsada habang nagdadaanan ang mga sasakyan. Hinihintay natin na magkaroon tayo ng pagkakataon na makatawid. Ayan. Habang ako'y papatawid, minamasdan ko. Tinapatan ko ng kamera. Saan patungo? Saan ang punta? Ano ang gagawin? Hindi natin yan masasagot dahil siya lamang ang tanging nakakalam kung saan siya patutungo. Tumawid siya sa kalsada. Palingalinga. Mayroon siyang hinahanap. Nawari may gusto siyang makita. Ngunit yan ay hindi niya makita agad-agad. Kaya tayo tumapat na. Habang tayo'y pagpatapat, hindi ako nagpapahalata sa kanya na ako'y lalapit na. At ako'y tumigil. Tatawid sana uli ako sa kabilang linya ng kalsada. Ngunit maraming dumadaan ng mga sasakyan. At tayo'y tumigil na lamang. Tinawag ko si ate. Ayan, lilipat muna ako ng tayo dahil medyo alangan dito. Ayan, sa tabing ito. Dito ko gagawin ngayon ang pagtawag sa kanya. Ate, o nanay. Ayan, nandito na. Nakapwesto na ako. Tatawagin na natin. Ate, nanay, ayan. Tumawid na po siya. Lalapit siya sa akin. Tinanong ko, ate, kumain na ba kayo? Sabi niya, oo, kumain na. Sabi ko, bigyan ko kayo ng pantawid gutom. Kahit maliit lang na bagay po ito, natawid lang natin ang ating sikmura sa gutom. Tinanong ko anong pangalan niya. Eleanor daw po ang pangalan niya. Sabi ko, saan ka papunta? Sabi niya, papunta daw siya doon. Saan siya galing? Sabi niya, galing daw po siya sa baklaran at nagsimba. Ayan, at siya nga ilalakad na naman. Muli ko siyang tinawag, ate, para sa inyo po ito. Agad niyang kinuha at nagpasalamat. Laking tuwa niya. Wari ko'y nagmamadali sa kanyang paglalakad. Siguro uulan na. Habang siya'y papalayo, pinagmamasdan ko siya kung anong gagawin sa pagkain. At yan nga, bitbit pa rin niya. At siya'y pautay ng palayo at hindi na natin siya masyadong malinagan. Ni-zoom ko ang aking kamera upang makita ko kung anong gagawin. Kita ko yung kanyang bag unti-unti niyang binubuksan. Wari ko'y ilalagay ang kanyang pagkain na ating ibinigay. Habang siya'y papalayo, ayan, minabuti kong paandaran muna uli ating motor para tayo makalapit. At dahil nga dito, inabutan ko siya sa isang tindahan dahil pumatak na ang ulan. Sumilong muna siya. Sa pagsilong niya, minabuti ko rin lumapit at dun kunwari ako nagsisilong para ma-interview ko siya. Ngunit nagulat ako sa kanya, sa kanyang mga kwento. Panoorin niyo po ito. Mag-graduate. Meron ka pa anak? Ako pa, meron po. Papatutoy ako na malina na ano, teacher pala po kayo? Dati pala po siyang guro na nagtapos sa kanyang pag-aaral. Kaya naghahanap daw po siya ng mga bata na matuturuan at kanyang matututuran. Nakakatuwa naman. Ngunit nagulat lalo ako ng isang binigay niya sa akin. Kaya minabuti kong silipin ang kanyang mga daladalahan. Meron siya mga tinapay. Ngunit nagulat ako, meron siyang pahulaan sa akin. Hulaan ko daw kung ano yon.
Unti-unti niyang kinukuha sa ilalim ng kanyang hambag. Ayan, sabi niya, mayayaman daw ang tao dito sa Golden City. Habang pumapatak ang ulan, kami nagkikwentuhan at nagtatanong ako kung ano ang kanyang katayuan. Habang tayo nagkikwento, sinabi niya muli sa akin, meron daw siyang pahuhulaan. Habang hinahalwat niya ang kanyang handbag, ayan, tinitingnan niya ang ilalim na ilalim nito. At sabi, meron dumaang nanay, binati niya, hindi naman niya kilala. Sabi niya, alam ko daw kung ano yon, hulaan ko. Ngunit nagulat ako, isang manika na inabot sa akin. Ito daw ay pampalubag loob para sa akin dahil daw po sa aking kabaitan. Ibibigay daw niya ito sa akin. Bihisan ko na lang daw. Ayan, sabi ko, baka gamitin nyo. Sabi niya, para sa'yo yan. Ibibigay ko na sa'yo. At yan, sabi niya, humiling daw ako kung anong gusto kong kahilingan. Eh, ako na may natuwa. Babalik ko sana. Pero sabi niya, para daw sa akin. Tinanggap ko na. Sasabihin ko, souvenir ko na lang para sa inyo. Na sana sa muli natin pagkikita, ay matulungan ko pa kayo. Yan na lang aking hiling. Na mas marami pa akong matulungang mga tao. Ngayon 2023. Ayan. Tuwan-tuwa naman ako. Sabi niya, kamukha ko daw. Kamukha ko daw yung baby na yun. Sabi ko, itatapat ko mamaya sa mukha ko. Masarap po ang buhay. Kahit mahirap. Kahit mahirap po ang buhay natin. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Ayan. Meron pong Diyos na nagmamahal sa atin. Siwag na po. Ngunit nagulat ako. Inaabutan pa ako ng jacket. Siguro naawa sa akin si nanay dahil napakalamig na tumulan. Sabi ko, wag na po. Maraming salamat po nanay. At yan nga, pinagmamasdan ko pa rin itong manika na kanyang binigay. Ingatan ko daw ito. Ayan, ito nga, sabi niya, kamukha ko. Yes, yeah, pumipikit pa. Ayan, nagrosary pa si nanay. Sinuot niya yung kanyang rosary. At sabi niya, sana pagpalain daw ako ngayon 2023. More blessing daw para sa akin. Ayan. Eto nga, nilapit ko sa mukha ko. Sabi ni nanay, kamukha ko daw. Nanay Eleanor, salamat po. Ako'y natutuwa talaga dito kay Nanay Eleanor. Dahil sa kabila ng kanyang katayuan, ay meron siyang kabutihan loob sa kanyang puso at isipan. Kahit na ganun yung kanyang mga pananalita, ramdam na ramdam niya ang pagmamahal sa kapwa, ang pagtulong, kahit siya ay mahirap lamang. Sana marami pang katulad niyo po nanay. Nanay Eleanor, pamarisan sana kayo ng maraming tao. At hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong pagtagilig sa Kasama Vlog TV at suportahan niyo po itong aking ginagawang misyon. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe niyo na, pindutin niyo po ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. At itong mga video na ito na hihilingin ko na sana'y panoorin nyo ay magagamit din natin sa pantulong sa kapwa natin, sa mga taong nasa lansangan, sa mga taong nangangailangan, sa mga taong nagugutom. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Happy New Year! Welcome po 2023!